Daluyan ng karunungan. Pandayan ng kahusayan. Pinayaman at salukan para sa dalisay na kaalaman. Sandigan ng Batang Isabelenyo. Edukalidad ang hatid serbisyo. Magandang umaga. Handa na ba kayo para matuto sa aking arili? Pagkilala ng mga bahagi ng pananalita. Sa wika at panitikan. Oras na para sa mga ariling bubuhay sa pusong Pilipino. Mga leksyong hahasa sa diwang makabansa. Kahusayan sa wika ay lilinang. Kagalingang pang retorika ay huhubugin. Edu, aksyon, Pilipino. Filipino. Magandang buhay! Ito muli ang inyong paaralang panradyo. Isang pag-aaral muli ang ating matutunghayan ngayon sa pamamagitan ng paaralang panghimbapawid upang kayo ay mahatiran ng bagong kaalaman. Ito ang inyong klase sa asignaturang Filipino, Ikasyam na Baitang. Natutuwa ako at muli ay magkakasama na naman tayo para sa 3S, Saglit, Subalit, Sulit na Talakayan para matuto sa pamamagitan ng radyo. Ako ang inyong lingkod, si Ginoong Roberto U. Espanyol Jr. Kumanap ng lugar kung saan kayo ligtas at komportableng makakatutok sa ating pagtalakay. Kunin na ang inyong learning activity sheet para sa Most Essential Learning Competency o MELC number 3. Ito ay makikita sa pahina 16. Subalit kung hindi pa nakuha, huwag mabahala. Ang kailangan nyo lamang gawin ay tumutok at makinig na mabuti sa ating aralin. Sa inyong learning activity sheet para sa MELC 1 at 2 ay inaral ninyo ang tungkol sa pagkakatulad at pagkakaiba ng estilo ng pagsulat ng tangka at haiku. Tignan nga natin kung naunawaan ninyo. Ang gagawin lamang ninyo ay isulat ang tama kung ang pahayag ay wasto at mali kung hindi. Maliwanag ba? Yes, sir! Unang bilang. Ang tangka ay uri ng tulang Hapon na may sukat na 7, 7, 7, 5 at 5 sa bawat taluktod. Tumpak! Ang tamang sagot ay tama. Maaaring magkapalit-palit din ang bilang ng bawat taluktod. Subalit 31 pa rin ang bilang ng kabuuan pantig. Ikalawang bilang. Ang haiku ay binubuo ng 17 bilang na may 3 taluktod. Mahusay. Ang sagot ay tama. Maaaring ang hati sa mga taluktod ay 5, 7 at 5. O maaaring magkapalit-palit din ang bilang ng bawat taluktod. Subalit, 17 pa rin ang kabuuang bilang ng pantig nito. Ikatlong bilang. Karaniwang paksa ng tangka ay tungkol sa kalikasan, pag-ibig at pag-iisa. Magaling! Ang sagot ay mali, sapagkat ang paksa ng tangka ay pagbabago, pag-ibig at pag-iisa. Ikaapat na bilang. Di alam kung kailan puso ay titigil na. Ang pahayag na titigil na ay nangangahulugang pagsuko. Magaling! Ang sagot ay tama, sapagkat ang iba pang kahulugan ng titigil na ay paghinto. Panghuling bilang. Ang tangka at haiku ay mga tulang Hapon na nagpapahayag ng matinding damdamin. Mahusay! Ang sagot ay tama, sapagkat nagpapahayag ito ng emosyon o kaisipan. Marami ba kayong nakuha? Nagpapatunay lamang ito na talagang naunawaan ninyo ang nakaraang araling. Palakpakan ng inyong mga sarili.
Handang-handa na kayo sa ating susunod na aralin. Simulan na natin ang ating aralin. Naniniwala ka ba na ang paggamit ng matatalinghagang salita ay nakadaragdag sa rikit ng isang tula? Yes, sir! Tama! At yan ang ating tatalakayin ngayon. Ang pagbibigay kahulugan sa mga matatalinghagang salita na ginamit sa tangka at haiku. Ano nga ba ang ibig sabihin ng talinghaga? Ang talinghaga ay ang paraan ng pagsasalita na may lalim at pagpapakahulugan bilang refleksyon ng mga tunay na pangyayari sa buhay ng tao. Ang mga talinghagang ito ay nagbibigay ng lalim na kahulugang nais ipahiwatig nito. Hindi lamang sa tula ginagamit ang matatalinghagang pahayag, kundi sa iba't ibang uri ng akdang pampanitikan gaya ng maikling kwento, dula, nobela at iba pa. Pakinggan ang halimbawang ito ng haiku. Tibok-tibok, puso ng nililiyag. Pag-ibig nga to? Sa palagay ninyo, ano kaya ang kahulugan ng salitang nililiyag? Mahusay! Ang kahulugan nito ay minamahal, iniibig, o dili kaya ay sinisinta. Isa pang halimbawa, ito naman ay tangka ni Oshikochi Mitsune. Isinalin sa Filipino ni M.O. Jokson. Napakalayo pa nga wakas ng paglalakbay sa ilalim ng puno, pag-init noon, gulo ang isip. Kung bibigyan natin ng pagpapakahulugan ang pahayag na gulo ang isip, ano kaya ang maaaring ibig sabihin nito? Sa pagbibigay kahulugan sa mga matatalinghagang pahayag o salita, maaaring sa denotasyon na paraan na ang kahulugan ng salita ay nagmumula mismo sa diksyonaryo o literal na kahulugan, at sa paraang konotasyon, nakatago o dilantad na kahulugan at depende sa pagkakagamit nito sa pangungusap. Maliwanag ba? Yes, sir! Ngayon, subukin natin ang iyong kakayahan sa pagbibigay kahulugan sa mga salitang halaw mula sa tangka at haiku na nasa learning activity sheet ninyo, pahina 18-19. Ang gagawin lamang ninyo ay bilugan ng titik ng tamang sagot. Handa na ba kayo? Ano ang kahulugan ng ang buwan ngumingiti? Tama! Ang sagot ay titik D. Ibig sabihin ay may pag-asa ang ngiti ng buwan. Pangalawang bilang, ano ang kahulugan ng dilim sa gubat? Tumpak! Titik A. May matinding pagsubok sa buhay. Pangatlong bilang, ano ang kahulugan ng maagang ulan? Mahusay! Ang tamang sagot ay titik B. Biglang nagkaroon ng suliranin. Pang-apat na bilang, ano ang ibig sabihin ng lunti sa bukid? Tama! Ang sagot ay titik D. Tagumpay sa pagsisikap sa pagtatanim sa bukid.
panglimang bilang. Ano ang kahulugan ng buhanging puti? Magaling! Ang sagot ay titik C. Sinlinis ng maputing buhangin ang kanyang hangarin. Mukhang marami kayong natutunan ngayong araw. Ngayon naman ay magkakaroon tayo ng gawain. Nalaman mo na ang tungkol sa pagbibigay ng kahulugan sa matatalinghagang pahayag sa tangka at haiku. Ang gagawin lamang ninyo ay bigyang kahulugan ang mga sumusunod na tangka at haiku na nasa Learning Activity Sheet, pahina 20. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Magtanong sa inyong guro kung mayroon kayong hindi naunawaan sa ating aralin. Bilang. Dilim sa gubat, nakahimlay sa hukay. Anong pangalan ni hindi mo kilala ang sariling magulang? Akda ni Tekan Yunsano. Pangalawang bilang. Sa kasiyahan, pinasan ko si inay. Ang gaan niya, kaya ako'y naiyak ni hindi makalakad. Akda ni Ishikawa Takuboku. Pangatlong bilang. Gabing tahimik, sumasapi sa bato, kuning kuligli. Akda ni Basho. Pang-apat na bilang. Talim ng kidlat, sa dilim umiiyak ang puting taga. Akda ni Basho. Panlimang bilang. Tuod ng tangkay, pinangatog ng maya, isang tag-init. Akda ni Basho. Ano kaya ang kahulugan ng bawat tulang ating napakinggan? Atin nang alamin. Unahin natin ang akda ni Tekan Yunsano. Ano sa tingin nyo ang kahulugan ng unang akda? Magaling! Maaaring ang sangkot na tauhan ay isang ampon na uhaw sa katotohanan at naghahanap ng kasagutang ibinaon na ng kaytagal. Dumako naman tayo sa ikalawang bilang. Ano sa tingin nyo ang kahulugan ng akda na isinulat ni Ishikawa Takuboku? Tumpak! Kalungkotang dama ng isang anak sa pagpanaw ng isang inang kanyang sobrang mahal. Kasiyahan ang nadama sapagkat hindi na maghihirap ang ina. Kalungkutan at bigat sa damdamin ang nagpapahirap sa pagtahak sa hinaharap. Pangatlong bilang. Ano naman kaya ang nais ipakahulugan ni Basho sa kanyang akda? Magaling! Isang magsasaka na maaaring papunta sa bukit ang pinapatungkulan ng akda. Maaga ang pagsalog upang di abutan ni Haring Araw na kay sakit kung sumilip. Pang-apat na bilang. Ano kaya ang kahulugan ng akdang ito ni Basho? Tumpak! Hindi lahat ng taong palangiti o masayahin ay totoo sa kanilang ipinapakita dahil sa kabila nito, sila'y nagtatago sa malaking kasinungalingan na umiiyak ang kanilang puso sa problema at hirap na kanilang nararanasan sa buhay. Ano naman kaya ang nais ipakahulugan ng ikalimang akda na isinulat ni Basho?
magaling. Ipinapahayag dito ang kalungkutan na maaaring maranasan ng isang individual, lalo na kung siya ay nag-iisa lamang. Inyong ang palakpakan ang inyong mga sarili para sa inyong mga napakahusay na sagot. Mahusay kung inyong ang nakuha ang lahat ng tamang sagot. Kung hindi naman, ay okay lang. Mayroon pang ibang pagkakataon upang mas paghusayan pa. Upang mas maintindihan pa ninyo ang ating aralin, umanap pa kayo at magbasa ng iba pang mga tula at alamin ang kahulugan ng mga ito. Kung meron pa kayong mga tanong para sa ating aralin sa araw na ito, inyo lamang tanungin ang inyong mga guro sa Filipino 9. Alam kong magagalak silang sumagot para sa inyong kalinawan. Diyan na nga nagtatapos ang isa na namang 3Ps. Saglit, subalit sulit na talakayan sa ating aralin. Batid kong maraming naidagdag sa mga nauna mo nang natutunan. Panatilihin ang iyong pagiging masipag sa pag-aaral. Sa ngalan ni Binibining Shira May Clemente na siyang nagsulat ng script ng araling ito, at sa buong RBI production team ng SDO Isabela, ako muli si Ginoong Roberto U. Espanyol Jr. na nagsasabing mag-aral ng mabuti. Ito ang susi natin tungo sa isang masaganang bukas. Paalam! Tayo ay mag-aral sa loob ng ating tahanan. Sa radyo ay matunilan, tiyak ika'y may matututunan. Pagkat sa gitna ng pandemya, tayo pa rin ay magkaisa upang masiguro ang bawat bata ay pumapa. Pag-asa ng ating bayan, isa pusong pagkatuto ng matupad ang pangarap mo. Pagkat sa gitna ng pandemya, tayo pa rin ay magkaisa upang masiguro ang bawat bata ay bumaba. Para
patuloy, patuloy ang edukasyon para sa ating henerasyon. Sa daan ng pagkatuto ay walang maiiwan. Kaya halina sa Radyo Eskwela.